European sang militar na tinamaan ng kanilang airstrikes kaninang umaga ang Kuta ng leader ng Maute-ISIS na si Isnilon Hapilon sa Marawi. Pero hindi pa matiyak kung nasa pool si Hapilon. Hati naman ang opinyon ng gobyerno at mga ulama kung dapat nang bombahin ang mga mosque sa battle area kung saan nagtatago raw ang mga terorista. Live mula sa Iligan City, may report si Marisol Abdurrahman. Marisol? Jessica, at hindi rin masabi ano ng militar kung ilan talaga sa mga ito ang tinamaan, pero ang tiyak daw doon ay natamaan mismo ang posisyon ng mga kalabang grupo. Muling nagbagsak ng bomba ang FA-50 fighter jet sa Marawi. Ayon sa source ng GMA News, target ng airstrike ang Kuta ni Isnilon Hapilon, ang tumatayong leader ng Maute-ISIS. Wala namang impormasyon kung nasa pool si Isnilon, pero tiyak daw na tinamaan ang posisyon ng mga terorista, pati na ang mga dayuhang kasama nila. Hindi pa masabi sa ngayon kung ilang miyembro ng Maute-ISIS group ang tinamaan sa airstrike kanina, pero ang tiyak daw nasa pool ang kanilang posisyon. That's a big progress when it comes to our tactical operations. It means na makapush forward po yung mga tropa natin. Sa pinakabagong impormasyon mula sa military source, 47 miyembro ng ASG Maute Fighters ang nakaposisyon sa Batumos, ang sinasabing command center ng mga terorista sa main battle area. Kasama umano rito ni Isnilon ang mga itinuturing na first defender at armado ng mga matataas na uri ng armas. Isa sa pulisya ng tropa ng gobyerno, huwag patamaan ang mga mosque sa battle area. Pero kung si Defense Secretary Delfin Lorenzana naman daw ang tatanungin, kung ako na sa ground at ako'y lumuloso, ba't mamamatayin ako ng marami o dosi-dosina, then I will level that most kung kailangan para bumbumbahin ko yon para tumigil na yung kalaban. Hindi naman sang-ayon dito ang grupo ng mga ulama. Sa mga Muslim, pag naapekto ang simbahan, ibig sabihin naapektado na talaga ang puso. So ayaw namin magkaroon sa na maintindihan ng mga next generation na pumayag ang mga ulama na bumbahan itong mga mosque. Dahil sa pinsalang na idulot ng bakbakan, hinihimok ngayon ng mga ulama at iba pang sectoral group ang iba't ibang sektor, particular sa national government, na tutukan ang kapakanan ng mga apektadong residente at ang rehabilitasyon ng Marawi. Sinigurado naman ni Lorenzana, inihahanda na umano ang pondo para sa rehabilitasyon ng lungsod. Bibigyan din daw ng pondo ang mga madrasa upang mapaganda ang pasilidad at ma-screen ang mga nagtuturo roon. Ikinatuwa naman ng palasyo ang pagbibigyan ng 730 milyong pisong grant na ipinangako ng Amerika para sa rehabilitation at muling pagbangon ng Marawi City. 5 milyong piso naman ang binigay ng China para sa mga sugatan at namatay na sundalo sa Marawi. Ayon kay Chinese Ambassador to the Philippines, Zhao Zhenhua, magdodonate din ng 15 milyong piso ang China para sa rehabilitasyon ng lungsod. Inimbitahan din ang militar sa isang joint training kasama ang kanilang mga sundalo. Jessica, dahil sinasabing naghahanda na nga para sa tinatawag na last push itong pwersa ng gobyerno, e asahan na raw na talagang mas lalo pang iigting ang kanilang operasyon sa Marawi. Jessica. Marisol, kanina lang nagsalita muli ang presidente, no, na ayaw niya na isama sa airstrike yung mga mosque. Oo, Jessica, alam natin na meron siyang paglilinaw ano, na parang contrary ito sa sinabi niya nung una. Bagamat, wala naman talaga siyang direktang sinabi na sa AFP na go ahead, you can bomb the mosque. Wala siyang ganun, pero ang sinabi lamang niya, I'm leaving it to the ground commanders at doon sa kanila sa AFP kung ano ang sa tingin nila ay nararapat na gawin doon. At ito nga, mukhang nag-ibang na nga ang pahayag ng Pangulo doon. At aside naman dito, Jessica, sa mga panayam pa natin na sa Western Mindanao Command, ay talaga namang pinaninindigan nila na yung pag-airstrike sa mga mosque will never be an option sa kanilang operation nga ngayon doon sa Marawi, Jessica. Kasi ang explanation ng Pangulo sa kanyang speech kanina, and I think even na previous days, no, pag binomba mo raw yung mosque, hindi lang yung kasalukuyang henerasyon ang sasamaan loob, pati yung mga susunod na henerasyon. So, posibleng mag-breed ito ng hatred and resentment, and ayan na naman yung terrorism, yung rebellion, wala nang katapusan.
That's the same reason actually na binigay sa atin ng AFP Western Mindanao Command, dahil kahit naman daw halimbawa mapabagsak nila o mapasabog nila ang mga mosque, it will not really stop the problem, kasi yun nga, mag-create lamang ito sa mga susunod na henerasyon. And this is practically the same reason na sinait ng ulama na hindi nila ito pwedeng gawin, dahil ang mismong Muslim community ang magkocondemn sa kanila, dahil kumbaga talaga napakalaki ng impact nito kapag ang mga Muslim leaders na mismo ang nagbigay ng go signal. Kaya talagang napakahirap actually ito na pinapasok na yun ng military, dahil sabi nga nila, kung i-airstrike lamang daw, Jessica, eh napakadali sana. But because hindi nga yan option ngayon, eh talagang nagpapahirap ito lalo sa kanilang operasyon. Kaya naman, kung ano-ano ang kanilang strategy, but of course, hindi nila ito sinasabi sa atin para nga matapos na itong gera. Pero aminado sila, Jessica, na ito talagang isa sa mga reason kung bakit tumatagal pa rin ang bakbakan ngayon, dahil yun nga, hindi option nga ang pagkakaroon ng airstrike. That despite, ano, na alam natin na meron na rin mga ilang ground commanders actually na nag-recommend dito. Pero again, sinabi na rin sa atin ni General Galvez na hindi nila ito gagawin. At kanina lamang nga, sinabi na rin ito ng Pangulo na hindi nila sisirain ang mga mosque, Jessica. Previously, no, I think last month or several weeks ago, may nabasa ako na naglabas ng statement ang mga ulama condemning yung Maute-ISIS sa paglusob nila sa Marawi. Pero lately, wala pa akong nababalitaan na statement of condemnation din sa laban sa Maute-ISIS for occupying yung mga mosque, at sinasama nila ito sa kanilang pakikipagbakbakan sa militar. Parang baka hindi kaya high time din na maglabas sila ng statement, kasi of all places na dapat nilang pagkutaan, bakit naman napili pa nila yung mosque? Alright. Jessica, kung pwede nating ibahagi, ano, itong paulit-ulit actually na tinatanong natin sa military, kasi alam naman talaga nila na so far is this is really one of the best options now na para talaga mapadali nga itong gera, no? Pero ang sinasabi nga nila, it should not come from us, pero dapat voluntary ito, sinasabi ito ng mga Muslim leaders, ng ulama, na go ahead and bomb it. Pero again, ang sinasabi naman ngayon ng ulama, they will never do it, hindi nila ito sasabihin. Pero I remember, Jessica, nung una tayong napunta doon sa Marawi, I think that was a month ago, meron tayong isang alim, member siya ng ulama, na nagsabi na rin siya na kapag ka ginawa ng Kuta, pag nagpunta na daw doon ang mga rebelling grupo na Maute-ISIS, ibig sabihin ito, sila mismo ang nagbibigay ng go signal sa gobyerno na go ahead, you can bomb the mosque. Despite that, hindi pa rin naman ito ginawa ng militar, dahil nandun pa rin sila sa paniniwalang this is a place of worship and thus it has to be preserved. So wala talagang ganong malinaw at direktang statement, ano, na sinasabi talaga ng mga ulama na please, bombahin nyo na, or go ahead, bombahin nyo na. Pero sinasabi nila, kinukondina nila itong grupo, ang kanilang mga terrorist act, pero yung ganun nga, Jessica, ay walang nagsasabi ng ganun. Pero ang sinabi ng isang alim na ating nakapanayam ay signal or senyalis daw ito na kapag ka nagkuta na daw doon ang mga rebelling grupo, ibig sabihin lamang daw nito na alam nila yon, dahil kung talaga namang naniniwala sila sa Islam, kung sila talaga ay mga Muslim, alam nila yon na once pumasok sila doon, sila mismo raw ang nagbibigay ng go signal sa militar na bombahin na nga ang mosque. But then again, alam ng militar na nandoon talaga sila, yet hindi pa rin naman nila ito gagawin. Kasi alam mo naman, ginagawa since day one ng gera sa Marawi. Kasi alam mo naman, Marisol, sa gyera, no, hindi lang yan yung battle for, yan, yung actual firefight going on, hindi lang yan bombahan. Ang gyera, it's also a battle of perception. If the ulamas will come up with a strong statement na sinasabi nila, kasi in the first place, bakit naman kasi of all the buildings, no, sa mosque pa tumakbo itong mga Maute-ISIS, eh, hindi ba paglapastangan din yon sa kanilang faith? Kasi by doing that, they're making the mosque vulnerable to bombing or to airstrike, di ba? Mm-hmm. Kaya nga nila ito ginawa dito sa atin, kasi alam nilang hindi talaga ito gagawin ng ating mga militar dito. Na hindi nga sila nagkamali. Tama nga siguro yung kanilang naging desisyon na doon sila magkuta, dahil hanggang ngayon, no, it's more than 100 days already. Alam naman ng militar since day one na talagang doon sila tumatakbo. Sinasabi na rin naman ito ng mga nasa ground na kahit maghahabulan na pag nasa loob na sila,
feeling safe na sila doon at hindi sila gagalawin. Kaya doon talaga sila nagtatago. Unlike in other countries, ma'am Jess, alam naman natin na talagang kapag pumasok sila sa mga mosque, eh, binubomba. Pero sa atin, hindi. Dahil ibang strategy at ibang mga paraan ano, ang gagawin ng ating militar kung paano nga susupuin or rather, paano tatapusin ang laban na ito. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo sa Iligan at sa Marawi, Marisol Abdurrahman.